pwede ba ang Freehub ng Koozer sa ating Hassns pro7? Sa Koozer 490, so nilagay natin yung Freehub, yung Freehub ng Koozer dito sa ating Hassns pro7. Ngayon, nailagay natin yung ating sumalpak yung guys yung Hassns, ha. Kasi kukumpara natin yung Freehub ng Koozer at Freehub ng okay lang kahit micro lang yan, parehas din naman yan sa cassette type ng Koozer. Okay. Ito yung sa Hassns, ito yung sa micro. So sa Koozer. So makapansin natin guys, yung importante guys ito. Yung dalawa na yan. So kung tatapatan yung dalawa, magkapareha siya. So the same yung laki niya. Walang problema dito kasi cassette naman yan. So yung bearing nagkaiba, pero parehas lang. 6802 sa Koozer at 6902 sa ating Hassns. Pero parehas lang kasi yan pinag-usapan nito guys. Yung inner. Sa outer magkaiba. Yung outer guys ng bearing is different. Pero yung sa loob ng butas ng loob ng bearing ay the same. So the same axle, same spindle, same Hassns. This is a Koozer. Ito yung ating Hassns Pro 7. Kasalpakan natin. Ang dami washer niya guys, ha. So mas best sana yung kasi yung kapal lang washer ng Koozer, mas makapal. Double ang kapal niya sa Hassns. Manipis ang Hassns, mas makapal yung doon na nagkaiba. Pero hangga't maaari sana parehas yung loob ng spacer. Pero subukan natin 'tong gamit ko yung spacer yung sa Hassns pa rin, ha. So ang pwedeng mangyari. So ang guys, yung sa Koozer lang kasi is no teeth. So 6 pulse no teeth. So ang tunog nito tingnan natin, magkaroon ng difference sa tunog nito. Kasi yung Hassns is 6 pulse 3 teeth. Nakatitig ito guys, so maliit sa Koozer. So dito sa alignment guys, titingnan natin dito, papress natin dalawa na to. Pag once na press natin to, at umiikot to, goods to. Kapag ito umiikot to, hindi siya goods, hindi match. So subukan natin na guys. Tingnan natin sa ating aligner. Press natin sa pin. The same pag sa frame, so nalagyan natin ito, pinipress ng frame yun. Magkaroon ng issues pag hindi match dito. Hindi siya iikot. So kita natin. Good, sumikot guys, sumikot, ha. Sumikot. Positive guys, positive. Nakakuha na tayo ng Freehub ng Hassns Pro 7. May explain tayo kung just in case gusto mo palitan ng iyong Hassns mo ngayon. So goods na to guys, goods siya. Umiikot, sabihin okay sa tunog lang, nag-iiba. Ngayon, pwede bang gamitin ng pulse? Hindi pwede gamitin ng pulse ng Hassns dito. So hindi pwede gamitin yung Freehub, yung pulse spring ng Hassns dito nga lang, yun lang ang problema nun. Sa tunog ito guys, okay ito kung malakas to. Pero okay na rin tunog niya, mas okay. Okay naman siya, walang problema naman. So importante, good siya, possible, positive, okay ito. So Hassns Pro 7, ang kamatch ng kanyang Freehub ay Koozer. Koozer. 490 na Koozer, available para sa Hassns, pwede siya. Okay guys, so yun ang ating na-discover. So ngayon guys, subukan natin sa frame na to kung talagang gagana ba talaga ang Hassns dito. Isalpa ko sa frame na to guys, nagamit ating Koozer Freehub at Hassns Pro 7 na Freehub na body. So wala pag okay siya. Pag umikot siya, nag-freewheeling to guys. Ibig sabihin doon, goods. Positive siya kasi kanina doon sa ating alignment ay good siya. Dito tayo sa frame actual tayo. Katotohanan ang sinasabi nito. Baka buti lang to. So, ilock natin guys. Malalaman natin ang katotohanan. So, goods guys. Good siya, oh. So, umikot siya. So, pwede guys. Pwede gamitin mo yung Koozer Freehub
ng Koozer Freehub para sa Hassns pro7 ay okay siya. Magaling. So, tagumpay ang ating misyon na nakahira tayo ng replacement for ating sa Hassns pro7 at matagal nating hinahanap. So, doon natin nakita actual. Ha? So, siyempre, ngayon subukan natin sa Koozer naman ang Freehub ng Hassns. Freehub Hassns to guys. Hassns pro7 Freehub Koozer na main hub body. So, sasalpak to guys. Tingnan natin. So, hindi siya ganun matigas siya ipasok. Hindi siya ganun easy kasi nga dahil sa 3 teeth na meron ng Hassns. So, ito na guys. Lagay natin dito. So, ito nangyari sa tunog nito. So, umiikot positive din guys. Positive din to. So, magkaiba ka ng tunog dahil nga dun sa kanyang dating bahay niya na walang teeth ang kanyang foul. So, ito may teeth kasi nalagay natin dito. So, kaya lang good siya. Pwede siya. Lalakas nga lang yung Koozer mo. So, magkaroon ng effect na malakas ang Koozer dahil dito pag nalagay mo ng teeth. So, pwede. So, lumakas. So, pwede siya guys, pwede. So, good so guys. So, yun ang ating for today. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, ha? Sa mga hindi guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, please, don't forget to subscribe sa ating channel to guys. Just like nyo din, pakilike na lang po ng video, tapos pakicomment na lang at pwede rin share kung sakaling gusto ninyo.